My God, I hate drugs. Walang balak si Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magbenta ng ari-arian ng gobyerno para mapondohan ang mga proyekto nito. Sagot ito ni Marcos sa tanong kung ikokonsidera nito ang pagbibenta ng government assets, lalo't inaasahang kakapusin na sa pondo ang kanyang administrasyon para sa nalalabing bahagi ng taon. Ayon kay BBM, bagamat sinasabing na-disburse na ang 90% ng 2022 budget, hindi naman ibig sabihin ay nagastos na lahat. Mayroon pa anyang sapat na halaga para gumalaw, pero kaunti na lang, kaya tinitingnan nila ang bagong budget para sa susunod na taon na ginagawa na ngayon. Una rito, binanggit ni House Majority Leader Martin Romualdez na target nilang magpasa ng stimulus measure na tatawaging Bayan Bangun Muli o BBM Bill sa ilalim ng 19th Congress. Iminungkahi naman ni House Ways and Means Committee Chairman Joey Salceda ang pagbebenta ng government assets, kabilang ang Ninoy Aquino International Airport at ilang bahagi ng Manila Bay para makalikom daw ng pambayad ng mga utang. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Lepner Siso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. At malugod na tinanggap ng kampo ni Bongbong Marcos ang naging hakbang ng mga nakatunggali sa halalan. Sa detalye, may live report si Amor Santos. Amor, ano ang plano ngayon ni Marcos? Well, Menchu, sa mga oras na to bukas, maaaring naiproklama na si Bongbong Marcos bilang president-elect. At ayon sa tagapagsalita niyang si Attorney Vic Rodriguez, pupunta si Marcos dito sa House of Representatives para dumalo sa proklamasyon niya. Nasurpresa raw ang kampo ni Marcos nang sabihin ng abogado ni Vice President Lenny Robredo na wala silang objection sa lahat ng certificates of canvass at lumiba na rin sa pagharap sa Congressional Canvassing Committee. Sinabi rin ng abogado ni Manila Mayor Isko Moreno na wala ring anumang pagtutol mula sa panig nila. Dahil dito, nakikita ni Canvassing Committee Co-Chairman Mig Subiri na matatapos ang bilangan bukas ng hapon. Anya, ito na ang simula ng healing o paggaling ng bansa matapos ang isang emosyonal na eleksyon. Ayon naman kay Rodriguez, tila tugon ito sa panawagan nilang magkaisa. Kapansin-pansing tinawag niyang Vice President si Robredo. Naghain noon ang electoral protest si Marcos laban sa pagkapanalo ni Robredo noong 2016. We thank them, not just Vice President Lenny Robredo, but even Mayor Isko Moreno for recognizing again the integrity of the election and the electoral process, for recognizing the vibrancy of our democracy as exhibited last May 9 election, and for recognizing a clear win and the overwhelming mandate given by the Filipino people to President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang running mate naman niyang si Mayor Sara Duterte, kino-coordinate pa raw ang inaasahan rin na proklamasyon niya bilang Vice President-elect ayon sa abogado niyang si Beng Sardillo. Samantala, sina Senate President Tito Soto at Senate Minority Leader Franklin Drilon, wala raw nakikitang problema na kasali sa canvassing committee ang kapatid ni Marcos na si Senator Aimee Marcos. Ani Soto, wala naman daw magagawa. Anya, what can our relative do? Di naman daw humahawak ng COC yun, basta-basta. At hindi rin naman tagabasa, kundi kasama lang sa committee na nag-o-observe sa bilangan. Ani Soto, paniwala ni Drilon, wala nang makapipigil sa canvassing at proclamation. Pero pagkatapos nito, pwede pang maghain ng petisyon laban kay Bongbong Marcos sa Presidential Electoral Tribunal na binubuo ng mga Supreme Court Justices. Balik sa'yo.
Amor, nasaan si Marcos ngayon at paano siya naghahanda sa proklamasyon? Well, Mencho, ayon kay Rodriguez, nakahanda raw si Bongbong Marcos anumang oras bukas, pero inaasahan nila ang proklamasyon na maganap between 4 to 6 p.m. Kanina, nung kinausap ni Rodriguez yung mga membro ng media, ang sabi niya nasa headquarters sa Mandaluyong si Marcos. Ang unang plano raw nila, mag-focus muna dito sa canvassing, i-reserve muna mula ngayong araw hanggang Thursday, dito lang nakafocus. Pero dahil daw dun sa naging aksyon ng kampo ni Robredo, yung closest rival ni Marcos, na hindi na nga sila nag-object sa anumang certificates of canvass, ay balik trabaho na daw si Marcos para buuin ang kanyang gabinete. Nakaschedule siya na makipag-meeting sa dalawa o tatlong personalidad ngayong araw at inaasahan na mag-aanunsyo sila or maaari raw na mag-aanunsyo sila ng iba pang mga nominees sa cabinet or bilang cabinet secretaries sa Biyernes. Menchu.